I said, I will confess my transgressions unto the Lord, and thou forgavest the iniquity of my sin sila. Ako muna po, for this shall every one that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Surely in the floods of great waters they shall not come nigh unto him. Thou art my hiding place, thou shalt assuredly come troubled, thou shalt compass me above with songs of deliverance. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, I will guide thee with mine eye. Be ye not as the horse, or as the mule, which have no understanding, whose mouth must be held in with whip and bridle, lest they come near unto thee. Many sorrows shall be to the wicked, but he that trusteth in the Lord, mercy shall compass him above. Sabay-sabay po. Be glad in the Lord, and rejoice, ye righteous, and shout for joy, all ye that are upright in heart. Let's pray. Panginoon, mga salamat sa napagandang chapter nito, Lord, which marami application to, but we will apply this into prayer. This morning, we pray na palayan niyo, Lord, about my kinning, yung lingkod, Lord, ay gabayin niyo, Lord. Masabi ko, Lord, buong katotohanan at iwas sa mali. At compromise, we pray na kayo po ay malulugod sa aming kalagitnaan ngayon. Ipagpatawad muli sa mga pagkukulang, kasalanan, Panginoon, ang sakit, Lord, na ipiligo sa marami, Panginoon. We pray kung ano man ito ay kayo po malulugod. Ito po ay ma-overcome namin sa mga binigay niyo ang kaparaanan. Para ito ay ma-overcome, Panginoon, sa nation, sa world. Nawa kung sino magbabalak ng masama about this, siya po'y mo expose at siya po'y makapanagod din po, Lord, mga nag-cause din po nito, Panginoon. Malaking damage sa buong mundo. We pray na may mananagot. Bawat isa, Lord, ay especially makilala kayo na maraming po salamat na nakita namin ang importante sa hindi dahil sa pandemic na ito. We pray, Lord, na kayo pong managod lagi. Kaya malulati sa pag-aaral ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, mga po na po. Morning! Basta yung daily prayer natin. Okay ba? Amen! Minsan, aga kasi masyado eh. Okay lang yun, walang problema yun. Hindi ako din, minsan, maaga naman. Kasi nga, may gagawin na. Kaya, ang problema daw. Pero at least, tayo ay nare-remind, tayo ay nag-pray, di ba? Dahil lang pa importante niya, tamang-tama naman. Kaya nag-isip ako message ka isang araw, tsaka especially kahapon, kasi ang daming pwedeng i-preach. Kaya naalala ko nga kanina, yun, nabanggit ni Sunday School, importante, kompleto tayo sa Ricardo. So, yung prayer, madalas nung pinipray ng marami, iba naman, nanineglect. Kaya napaka-importante nito. Nakita ko sana na re-revive kayo. Diba? Napalalahanan kayo, hindi lang sa pagkain. Mag-pray, diba? Okay na rin yun pag talagang sa nasanay na tayo, which is good. Panalangin sa pagkain. Pero yung, especially yung ating daily prayer chain, sa ating ano yun, church. So, yung mga personal, pwede rin, kasi nasa inyo naman yun eh. Panalalahanin nyo yung gawain natin at yung ginagawa natin dito. So, kaya naisip ko, naalala ko tong message na to. Ito yung pinili din ni Pastor, sabi niya, but preach ka ng about prayer. So, masyado nang gas-gas yung prayer, pero importante pa talaga eh. Okay? So, yung mga basics sa prayer, lagi ating maalala ay yung, syempre ito ay kailangan natin gawin, ito yung kinuman sa atin, kailangan natin, gusto natin magkaroon. Okay, hindi yan hinihintay lang, hindi yan ginagawa sa sarili mong kakayanan lang. Dahil pag sa sarili mo lang minsan, magyayabang ka pag nakuha mo yan, parang walang bahagi yan Diyos dyan. Pero pag pinalalangin mo, ano bang magandang panalangin? Madalas naman kasi yung ano, mga kailangan natin, di ba? Well, classic example, yung pagyaman. Lord, gusto ko yumaman. Nakalain ba sa Diyos yun? Depende kung ibig mo sabihin.
Pero actually, hindi natin kailangan umaman. Yun ang sabi sa Bible. Kasi sabihin natin gano'n, na makaluwag naman ako, yun, pwede yun, di ba? Kasi kung medyo talagang, alam mo na, laging sa Venus kayo, okay, dumaan kami sa ganyan eh. Lagi nakakaroon rin, nakakasawa na rin, di ba? Alam sa'yo, parang yun. Kaya nung medyo nakaluwag kami, hindi na kami talaga umano yun. Minsan-minsan na lang. Ngayon lang, sa lockdown. Okay? So, pwede ka mag-pray ngayon. So, pag nag-pray ka ngayon, gusto mong ano, makaluwag, tapos, ah, sorry, hindi ka nag-pray. Pero na, umaba nga, sabi natin ganun. Ano mangyayari? Hindi proper yung attitude mo sa Diyos. Ay, nagawa, nangyari nga ito, hindi naman na nag-pray eh. So, what will happen? Hindi ka thankful. Diba, hindi ka nakalain sa Diyos ngayon. Madalas sa hindi, magiging mayabang ka, magdadamot mo pa yan, kasi nga, sa akin to eh, ako gumawa nito eh. Yayabang mo pa yan. Diba? So, ang pangit mong hindi ka na-train, na mag-pray, mga kailangan mo. Ganda, pag may pangailangan ka, panalangin mo, inaalay mo yung sarili mo sa Diyos, pag binigay niya yan, may extra pa yan. Diba? Pati yung attitude mo, na-align pa. Diba? Kaya dapat mag-pray tayo lagi. And yung isa pa is, yung gusto kong sabihin is yung kailangan mag-persistent tayo. Lagi yan sinasabi sa mga preaching. Kasi nga, kaya nga nag-pray, nangihingi ka, hindi ka nang pwedeng wala, bastos ka sa Diyos, diba? Lord, ba't di mo binigyan ito? Hindi pwede yun. So, persistent prayer. May mga common themes. Pero today, may mga certain things tayo matatouch. Nakita ko lang sa chapter na ito, napaganda about prayer. Though again, hindi lang ito yung ibig sabihin niya. Iyan mo na, ikagay mo na. Ano ba yun? Inaantok lang. Napaaga nga sa akin kanina. So, nabasa natin ay ngayon ko. So, tama-tama po ito. Diba? Nag-pray kayo. Nagsawa ba kayo everyday? 6 times na. So, parang nakasawa siguro yun. Pag hindi tama yung attitude mo, pag di mo lang yung gagawin mo. Diba? So, kaya dadagdagan natin yun. Yun ang ano nito. So, ang title mo nito is of everyone that is godly pray. Nakita mo yun, di ba? Kanina sa 6, sabi dyan, for thee shall everyone that is godly pray unto thee in a time when thou mayest be found. Ulit-ulit yun sa Proverbs, di ba? Nadaanan din natin yun. May time na ang Diyos ay naghihintay sa atin. Mag-pray kayo, humingi kayo, tutulungan kayo. Di ba? Winawarningan tayo. So, sabi doon, may time na pwedeng dumating na ang tigas ng ulo mo, hindi ka nakikinig. May time na, ay, nasa ng Diyos sa buhay ko. Parang di ko makita. Kasi nung time na dapat nag-pray ka, nananalangin ka, lumalapit ka sa Diyos, wala ka. Baka inaasal mo pa siya, wala kang panahon sa kanya. Yun ang sinasabi dito, may panahon na ganun. Sa Proverbs ganun. Ganun din dito na naman. Diba? Ba't ka mag-pray ngayon? Sinira mo na yung pamilya mo, sinira mo na yung katawan mo, mag-pray ka, pagalingin mo ako, Lord. Parang last Thursday natin, di ba? Minsan, hindi ka papagalingan ng Diyos. Parusa sa iyo yun eh. Tsaka warning sa ibang tao. Eh kung panayosi ka dati, panayinom ka, ay mag-pray lang pala ako sa Diyos, gagaling ako. Anong gagawin ng ibang tao, mga bata? Eh sige, tuloy-tuloy lang. Inom, alak, sigarilyo, tuyat, drugs, eh, pray lang pala eh. At di gano'n, di ba? Nakita niyo yun. So, kaya sinasabi dito, may panahon na mas malapit ang Diyos sa atin. Especially kayo, mga bata, matry na kayo mag-pray. Hindi yung pag-teenager kayo, sa ako pala mag-pray, pag matanda na ako, sa ako mag-pray, kalokohan yun, katangahan yun. Okay, ngayon kayo matuto. Lahat tayo matuto tayo mag-pray. Amen? Yeah. Yung sabi dyan eh, hanggat siya ay andyan pa. Kasi darating yung panahon na para sa iba sa atin, huli na. Ganda nung chapter natin binasa kanina, di ba? My blessing and my curse. Ganyan ang Deuteronomy. Actually, paulit-ulit yan. So, yan. Okay, so introduction lang po.
Itong time na sinulat ko to, parang makadagdag tayo, no? Sa Old Testament, pag tinignan nyo yung prayer, o sinabing pray, pray, I pray you, 90% nun, ganun kalaki, yung ibig sabihin lang ng pray is to encourage, beseech another person. Another person, I pray you, parang please, parang ganun. O sige na, ganun, parang beseech. Ay, pinapanalangin ko, ganyan gawin mo. Yung iba sa atin, ginagawa nga minsan ngayon yan, di ba? Pero iba, minsan pa-effect, sinasabi mong pinag-pray, pero yung pala, inaano mo na. Again, kung magandang bagay, no, okay lang. Kung pinipray ko si Stephen na maging mabuting bata, okay lang yun. Lalo kung totoo. Di ba? Ganon sa Old Testament. Pero sa New Testament, napansin ko, iba na, puro lagi na sa Diyos. Lagi na sa Diyos. So, anong lesson doon? Pwede natin derive na lesson doon. So, even in the Old Testament, as a New Testament nga, yung Old Testament talaga, kahit sila yung people of God din, yung mga Israel, kahit sina Noah, nabasa natin nung, hindi, kanina, may palabas yung mga bata eh. Diba? I pray you, kasi yung pray, na word, nung panahon nila, mas mababaw pa. Ngayon, naintindihan natin sa New Testament, mag-pray ka rin lang eh. Ngayon, sa boss mo, I pray you to, promote me. Alam, hindi tama, di ba? O kaya yung mga, I pray you na bumili na kayo sa amin. Kaya ang tamang application sa New Testament, ang Diyos ang manalangin ka sa Diyos para bumili siya sa'yo, mapromote ka, kung ano man yan, maging safe ka, kasi ang Diyos ang may kapit ng lahat ng bagay. Siya ang may control, siya ang mag-protect, at may kakayanan, mag-protect, magbigay ng blessing. Amen? So, yun ang lesson dun. Gusto ko lang sabihin nyo kasi nga, gusto ko maintindihan natin ito sa buong context ng Bible. Okay? So, ngayon, mayroon lang akong dalawang punto dito. Natitingnan natin yung about prayer dito sa chapter. Napaganda actually. So, sige, itong prayer na to na parang ito ay confession ni David. Bukod dun sa 51, 53, itong 32, ganun din. At kinote ito sa New Testament, especially yung mamaya ito ni Paul, di ba? Pero dito tayo sa aspect niya ng prayer. Anong kinalaman ng chapter sa prayer? So, nakita ko number one, sabi dito, when I kept silence, my bones waxed old through my roaring all the day long. Sa Tagalog, pag ako ay nanahimik, ang aking mga buto ay nangihina. So, anong sabihin nung ngayon? So, pagdating sa panalangin, pag ikaw pala ay humintong manalangin or medyo konti lang, may point natin dito is prayerlessness leads to suffering. Ito yun. Bakit ako mainitan ng ulo today? Hindi naman ako dating ganito. Bukod sa siguro puyat ka lang o gutom ka, madalas ay hindi pag di ka nag-pray. Kasi hindi ka nakalain ngayon eh. Baka ibang ng utang mo ngayon, gusto mo, tulad niya ngayon, nag-iisiksik ka na naman, topic na naman. Eh, sabi na nung isa sa Facebook, naku, ito na ba ang new normal? Kala ko new normal eh, normal lang to eh. Topic na naman eh. Eh, ganun talaga. Hindi naman dapat pala, nilawa ka na yung mga kalsada habang ano eh. No? Dapat yun ang pinabaho nila eh. Anyway, pag tayo ay kulang sa panalangin, wala kang alignment sa Diyos. Dapat mong act, dapat mong utak, hindi ganun. Kasi hindi ka nag-pray. Ang sabi dyan, no, nang hina siya. Kasi, hinayaan niya siya ay maging silent sa prayer. Okay, kinukuha natin yung context ng prayer. Ha? So, ganun yun, mahina ka, especially spiritually. Diba, ano yung kalakasan mong kailangan everyday? Spiritually. Paano nga sabi ang isyano malalakas? Pag ikaw ay matalino ka. Okay, hindi ka nag-judges basta-basta, tamang judgment mo. Ano pa? Siyempre, kung mainit man ulo mo, tama. Tama rin. Malik. Galit ka sa tamang bagay. Okay, wickedness, galit ka doon. Tapos, kabalik ka naman nun, mapagmahal ka naman sa dapat mong mahalin. Salita ng Diyos, mga kapa mong isyano, di ba? So, pag mahina ka, kabaliktaran ang mangyayari sa'yo. Diba? Madali ka matukso. Yun ang pinaka.
pwede mong i-ano lang sa lahat ng bagay yun eh. Diba? Mas tamad ka ngayong araw kasi nga, hindi ka nag-pray. Hindi mo ni-recognize na ginawa ng Diyos ang tao para magtabaho sa mga bata, mag-aral. Mahina ka kasi hindi ka nag-pray. Ano pa? Lahat siya, pwede mong i-ano, especially spiritually. Pag hindi ka nag-pray, mahina ka na naman ngayong araw. Okay? Kaya, no, point number one, mag-pray ka na lang para ikaw hindi mag-suffer, hindi manghina. Diba? So, dito tayo sa mga ano, yung mga negative muna. Pag hindi ka nag-pray, mahina ka. Number two, sabi dito, for day and night, thy hand was heavy upon me, my moisture is turned into a drought of summer. By the way, yung kanina mga binabasa natin, ang basa dun sa kanina, carcass yun, ha? Hindi carcase. Ayun yung lumang spelling ng carcass. Kasi ganyan, double S na sa tuloy. Kaya parang carcase. Hindi carcase yung carcass. Bangka yun. Ano pa yung kanina? Nirapan kayo? Na basta. Okay, carcass. And then, ano sabi dito? Ito, drought. Anong drought? Tagtuyot, di ba? So, sinasabi yung tagtuyot. Alam natin tagtuyot. Yung mga reporter, minsan OA din, no? Talagang pinipicture yung lupa. Talagang bitak-bitak, di ba? Tama yun eh. Ngayon, spiritually, paano? Ano yung sabihin mo nun? Pag ikaw yun. Bitak-bitak ka na. Wala kang buhay. Okay? Next point natin, no fellowship with the Lord leads to a lifelessness. Kanina, prayerlessness leads to suffering ngayon. Pag wala kang fellowship sa Diyos through prayer, para kang walang kabuhay-buhay. Okay? Kaya sino walang kabuhay-buhay dito? Ha? Pagpunta sa church, pero pag, uy, lalo tayo mamaya, sige. Uy, ano bang maganda nga? Buhay na buhay eh. Ibig sabihin niya, pag spiritual pinag-usapan, patay ka, ibig sabihin, kulang ka sa panalangin. Yun yung wala kang fellowship, hindi mo alam na excited pala to. Exciting pala to. Lagi yung nalito doon. Exciting. Diba kanina, ang ganda na ng, basa lang natin eh. Nadagdag na naman sa akin yun. Illustration ko na naman yun. Medyo taronom eh, paulit-ulit. Diba? Exciting to kasi yung mauturo sa Bible, gamit mo yan hanggang tanda mo na. Ba't kaya to si Mang John, talino, kahit matanda na, yung alam kong kilala kong mga matanda, wala nang ginawa, kundi ano eh, magpatawa na lang, ginagawa ng mga matanda, magpaawa, ano, tapos ginagawa ng matanda, magsugal. Madalas yan ang kung ano man tama yung mga bisyo na either siguro hindi nila nagawa ng bata or hinang-hina na sila kahit alam nilang hindi tama, gawin na lang nila, di ba? Ito mga ganun, mga tanda, mabastos. So, wala silang pakailan, tanda ako na, sabi mo ba ako, parang ganun eh. Pero kung matanda ka na kaya, no, di ba? Madalas ka mag-pray, tatalino ka, hindi ka walang kabuhay-buhay. Ganun din mga bata. Na, tawa si Joshua kanina eh, sa games eh. Totoo ba yun? Ay, games, ay. Ay, church. Ay, kanta na naman. Ay, gising na naman. Walang buhay. Kung inumpisaan mo sa panalangin. Ganun talaga, pilitin mo sa sarili mo sa panalangin. Ganun eh. Commandment yun, kailangan mo yun. Ngayon, araw-araw tayo. Okay? Huwag niyong lokohin na ano, ha? Nag-pray kayo, hindi naman. Kayo din naman. Subukan niyo, matrain na kayo, masanay kayo. Amen? Amen. Mga bata, huwag niyong sabihin na anong oras ka, Peter? Anong oras ka? Ikaw, Stephen, anong oras ka? Joshua, anong oras ka? 9? AM, PM? Umaga, gabi. Maga. Ikaw, Peter? 11. Ikaw? Ano, 10 gabi? 10 p.m. Ba't nakalimutan mo? Okay. So, huwag na yung papa, alalahanan pa kay nanay mo. Alam mo na yun. Okay? Kasi dapat nga, sabi sa Bible, pray without ceasing eh. Pero hindi naman yung sabihin ng
Talagang kahit nagpabaho ka, di ba? Pwede, sa utak na lang. Pero, yun. Kaya minsan, walang kabuhay-buhay ang tao. Yung people. Di ba? Makita ko sa iba yun. Napansin ko, pag matagal ka na sa siya, dahil mo mapansin eh. Di, may bagong ano, may mga member na nawala ba? Kasi pastor, minsan, gagawin yun. Ikaw ba na mag-pray? Eh, kilala ko itong tao ito, marunong mag-pray ito eh. Eh dahil siyempre, alam mo na, backslide nga. Naku, parang ano na, hindi na marunong mag-pray. Parang ano na, gusto agad tapusin or something. Ngayon yung pag-aaral natin ngayon. Okay, so yan ha. Gusto yung magkaroon ng buhay, ang buhay nyo? Pray kayo, amen? Hingin mo yan sa Diyos, yung lakas, kanina, tsaka yung buhay mismo, yung excitement. Anong gusto ko sabihin dito? Hindi ka excited sa buhay pag feeling mo parang nakakulong ka na, naka-lockdown ka. Kaya nga tayo, hindi tayo nagpa-lockdown pag sabihin sa spiritual eh. Iniisip ko talaga, ano? Ano sabihin ito? Eh, tinitingnan ko pa yung mga kaibigan ko kasi puro ano eh, research eh. Naku, hindi yata totoo yan. Kaya hindi ako makapayag magla-lockdown tayo dahil sa chismis. Amen? Amen. Hindi tayo nag-lockdown ha, sa church and sa soul winning. Salamat sa Panginoon, hindi mo tayo nahuli, no? Anyway, so gusto mo magkaroon ng buhay, pray, amen? Gusto mo magkaroon ng lakas, pray. Ngayon pangatlo, no understanding in prayer. Tingnan nyo ito yung paborito actually dito. Okay. Napansin ko dito, tingnan nyo sa 8, ha? Okay, I will, sino ay? Ang Diyos. I will instruct thee and teach thee in the way which thou shalt go, I will guide thee with mine eye. So again, general ano yan. Pero pag sa panalangin, saan ka in-instruct ng Diyos? Bukod sa Bible. Sa panalangin, di ba? Pag nag-pray ka ngayon, iniisip mo pa nga lang kung naka-align yung prayer mo. Ayan pa pala yung sa mga basics sa prayer. Dapat according to God's will. O syempre, kung alam mo na yun, syempre mag-pray ka ngayon. O Lord, pisa pa lang, engage na agad yung utak mo, di ba? Kasi kailangan pa mag-pray ako according to God's will. Ba't ako mag-pray ng di ako? So ngayon, habang nag-pray ka, ina-align mo yung sarili mo sa Diyos. Eh sabi dito, parang ini-insta ka ng Diyos. Diba? Lord, pinapanalangin ko po sa tabaho ko na maging maayos ako. Nag-uumpisa ka pa lang ng ganun. Ini-insta ka niya eh, kasi ganun to gawin mo. Hihingi ka sa akin, bakit? Baka hindi mo, baka ikaw yung kumukunta sa kalubang ko or something, sa pamamaraan ko. Ang sabi mo, mag-pray ka, tapos di ka na magkatabaw maayos. Di ba? Lord, tumalino ako sana. Gandang prayer yun. Paulit-ulit ko sa ano. Kaya ito, instruct. In-instruct ka ng Diyos. Paano ka instruct ng Diyos? Di ka nagbabasa. Di ka nag-iisip. Pag nakakita ka ng taong ano, ang dami, katabi ko sa inyo, mga pastor na ka-engage ko last time, parang di nag-iisip eh. Hindi ako nang insulto lang. Ako nga yung insulto eh. Pero minsan, salasalungat yung ano eh. Salasalabat yung ano eh. Pagdating sa doktrina eh. Yung isa dun, yun nga, nabanggit ko sa inyo din. Ang kaligtasan, alam ng Baptist, by faith, by grace, through faith eh. Alinaw nun eh. Believe. Tapos bandang uli sa end times daw, ano? Magpakamartir ka para ka maligtas. Kasi yung logic nun. Eh, ba't hindi ganun ngayon? Hindi, iba na. Paano naging iba? Kaligtasan yun eh. Tapos tinawanan pa ako, lagi ko sinasabi sa inyo na, eh, flesh yun, di ba? Nakita mo sa ilang verses lang. Yung flesh ang maliligtas. Nagpapatawa talaga to si Ace. Hindi makuha yung obvious. Kasi minsan, hindi siguro nag-pray ito. No? Hindi muna nag-pray na, ay, may nag-engage sa akin sa, ano, diskusyon. Pray muna ako sa Panginoon, ano ba yung tama talaga? Di ba? Dapat ganun. May sabi doon, insta ka ng Diyos. Pag ikaw yung nag-pray, insta ka niya, tuturuan ka niya sa paraan na dapat kang lumakad. E pag hindi ka nag-pray, nakalimutan mo, hindi ka niya ginaid, saan ka pupunta? Who knows? Siguro, gagawin ka minsan. Ganun ang generic prayer natin yun. Sana, Lord, if guide mo kayo ngayong araw sa ganitong bagay, hindi mo pinag-pray. Paano yan? So dito may mga points ako dito na mga ilang points na may kinalaman dito sa sinabi pa dito sa 9. Basahin natin sa 9. Ba't di ko nalagay 9? Diba sabi dito, be ye not as the horse.
Ano ba yung horse? Pangit ba yung horse? Hindi naman. Kaso may property ang horse. Pag alam niyo yung horse na yan, sunod-sunod lang yan, di ba? Pero, bago mo pasunod, sabi dito, kailangan mong lagyan ng bridle tsaka ng bit. So, gusto mo ba ikaw yung taong ganun? Yung kailangan mong, Stephen, alam mo na, anong oras na? Ikaw taga-saing, alam mo na yan, ha? Sige. Eh, ba't di ka pala saing? Ay, hindi mo sinabi. Alam mo na yun, eh. O kaya kunwari, si Peter. Ay, gabing-gabi na, naglalaro pa ako. Alam mo na dapat yun, nasabihan ka pa ba naman? Uy, umaga, Linggo. Maaga dapat kayo, makakain na. Nasabihan na naman ba kayo next week? Next week ulit? Next week ulit? Ganun yung mga taong hindi mapanalangin. Parang kabayong kailangan mong paluin. Dito. Yan. Tsaka yung gusto ko dito. May mga bagay na along the years sa Christian circles, may mga nauso na mga actually parang kalokohan pagdating sa panalangin. Okay? So number one, yung mga nagiging demanding. Okay? Pag nag-pray yan, parang inuutosan ng Diyos. So iba yung inuutosan, iba yung nagre-request. Okay? Alam dapat natin yung pagkakaiba nung kasi hindi siya susunod sa'yo dahil sinabi mo. O, hindi mo pinag-pray. Sabihin mo, susunod ang Diyos. Ha, susunod? O, mag-iisip din muna siya. At ikaw din, dapat mag-isip ka ba? Dapat niya bang ibigay sa'yo yan? Okay, kunwari, babae ka, tapos hindi ka naman maayos na babae. Tapos, Lord, bigyan mo ako ng maayos na lalaki. Ang pangasawa ko. Diba? Nag-demand ka pa. Kaya iba, ganun eh. Bandang uli. Galit sa Diyos. Bandang uli. Kapit sa patalim. Kasi feeling nila, hindi binigay ng Diyos ang sa palagay mo, nag-pray kaya talaga yung taong yun maayos ng every time na dapat siya mag-pray, nag-pray siya. Tapos na-frustrate siya sa Diyos. Hindi ganun. Malamang sa hindi. Hindi mo na kailangan pagtalunan pa yun. Ang Diyos, habang nag-pray ka, naaalay ka sa kalooban niya. Yun ang alam ko. At yun talaga yung totoo. Amen? So, hindi ka magiging demanding. Alam mo kung nasaan ka, nasa lupa ka, nasa langit siya. Kontrolado niya nga lahat, pero hindi mo siya utusan. That's number one, and that should be obvious. Pag nanalangin tayo ngayon, huwag ka mag-demand sa Diyos. Amen? Natindihan niyo ba yung mga bata yung demand? Nay, gutom na ako! Nagagalit eh. Ay, ginagawa pa ako eh. Alam ko yan. Ay, gutom na ako eh. Maghintay ka. Diba? Ganun sa panalangin. Pag hiningi mo sa Diyos, hindi dumating, at least nakilala mo ang Diyos, ganun pala siya. Hindi siya sasagot-sagot agad na kasi nga dahil lang gusto mo. Number one, don't be demanding. Number two, itong rebuking the devil. Narinig nyo na yun? Sa atin, hindi nyo marinig yan kasi nga, hindi dapat yun eh. Pero sa iba po, pag nakinig ka ng mga TV evangelist, di ba? Yan, si ano na naman, si, basta yung mga yan, hindi ko na mabanggitin. So, I rebuke thee, Satan! Yung COVID na yan, alisin mo na. Mga ganun eh, mga ganun effect. Yung mga naniniwala doon, yung mga ganun din, yung mga hindi alam ang salita ng Diyos. Hindi mo kilala ang Diyos. Pag ikaw ay, bakit mo i-review kung devil? Si demonyo nga yun eh. Hindi naman, kalaban nga natin yun eh. Hindi mo ipapagalitan. Anong gusto mo mangyari? Lalabanan mo siya pero sa pamagitan ng panalangin, okay, ang Panginoon, habang ginagawa mo yung kalooban ng Diyos, you ask protection from God. Okay? Protection lang ka sa demonyo, pero hindi mo i-review kong devil. Pero bakit yung mga pwede ko sa puro ganun? Hindi sila marunong, para sila ang kabayo na kailangan turuan pa. E kaso, hindi rin magpapaturo yan, di ba? So number one, demanding. But number two, rebuking the devil. And then, ito, magiging ano to eh. Ako, alam ko talagang ano to eh. Ang tawag ko dito is parang boundary na malalaman mo itong taong to, may tumatawid na to. Nanunood to, lalo pag baptisyan. Nanunood siguro to ng ano, mga GCF, BCF. Yung lifting of hands. Okay?
Kung may time lang tayo, ginawa ko yung study ko dyan kasi ayaw ko mapahiya din. Okay, nanalangin tayo. Taas yung lahat ng kamay nyo. Lord! Parang inaabot pa nga yung Lord eh. Oh, natawa kami ng mga ganun. Naka-attend ako ng mga ganun. Kasi nga, minsan, nga, pagbigyan mo yung... Sa Katoliko, alam nyo na. Pag sa Katoliko, actually, lahat ng mga walang kakwenta-kwenta, ina-adapt nila yon. Alam mo yung, pag in-adapt ng Katolik, alam mo na, hindi mo dapat adapt. Okay? Yan, may mga panyo. Oh, hindi ko na nga nilagay dito yan eh. Okay? Okay, laying of hands. Pay kita. Dito ka. So, minsan okay lang yun kasi nga may coating touch, di ba? Tsaka may ano din ang touch. Minsan may, diba, kahit sa panalangin, kahit sa mag-asawa daw, maganda yung ano, hindi yung Skype lang kayo or call. Maganda yung may touch, di ba? Pero yung ibang nga naging OA na. Okay? Minsan yung ibang Baptist, yung may kisali din dyan eh. Ganun eh. Hawak-hawak tayo ng kamay, parang ama namin sa Katolik. Hindi kailangan yun. Okay? Iba, naiging carnal pa dahil dyan eh. Panalangin nga, pure spiritual to. Kailangan yan. Okay, so bibilisan ko na lang. Okay, iniisa-isa ko lang yung mga napansin ko, naalala ko na. Nagiging OA sa panalangin, kaya pinag-aaral natin a proper prayer. Okay, mas didingin ka ng Diyos. Kung godly ka muna, okay, godly ka at nag-pray ka, at hindi mga carnal yung ginagawa mo. Hindi, dapat itaas ko to para didinig ako ng Diyos para pag nag-gento ako, tsaka maganda pag kinukuhaan tayo sa camera, di ba? Parang talaga na na... Ganun yan eh. Isang ganun eh. Nakakadala yun. Ay, parang totoo talaga sila nag-pray. Pakinggan mo yung prayer! Kung gusto mo malaman na totoo yung prayer nila, amen? Hindi ako galit sa'yo, sana. Okay? Doon mo malalaman, spiritual in this, ha? Physical, talagang parang ano sila eh. Hindi po. Sa panalangin nyo, tingnan. Okay? Okay, then last, ito yung isa na, again, mapasok minsan sa Baptist to. Yung name it, claim it. Tsaka yung declaring, I declare that you will have good health. Ganyan pa yan eh. I declare, ano yung sabihin mo? Nasaan yun? Pero sa Bible, pag nag-pray ka, di ba sabi nga sa Old Testament, nakikiusap ka. Sa New Testament, sa Diyos ka nakikiusap. Ba't ka magde-declare? And declare mo yung salita ng Diyos. At salungat sa salita ng Diyos yun. Na ikaw na yung parang ikaw na yung gumagamot. Hindi yung mga apostol, meron, di ba? May bago akong friend na ganyan eh. Okay sa ibang ano, doktrina, pero ngayon, healing ano pala, sa bagay ano siya, parang herbal, okay din yun. Pero parang may sinasabi siya, ang mga Kristiyano ngayon, dapat hindi na nagkakasakit eh. Naku, doon ako natakot. Si Paul nga, may sakit eh. Yan ang sinasabi natin na OA, di ba? Nasabi nga yung name it, claim it. Ang sabihin nun, o anong gusto mong mangyari? I-claim mo yan. Ang gusto mong ano, pumayat? I-claim mo na yan. Isang linggo lang, mapayat ako, nako. Isang linggo lang, wala na akong sakit. Isang linggo lang. I-claim mo na yan. Claim na sa Bible yung claim. Sabi sa Bible, believe. Iba yung believe, di ba? Sabihin, nananampalataya kasi nagsasabi. Ngayon, nananampalataya kasi nagsabi, focus mo doon yung sinabi niya. Nakita niyo yung pagkakaiba doon, hindi yung result agad ng gusto mo, ito yung gusto ko, ikiklaim ko to. Ang dami niya pumapasok ng mga Baptist din yan eh. Kaya dapat warning yan, kaya nga naisip ko rin to eh. Kasi yung sa nakapansin ko, tagal ko namin sa church, paulit-ulit, sandali, ano ba kailangan natin? Yan. So, kailangan i-expose itong mga to. Hindi manampala, iba nga yung manampalataya sa claim. Okay, maling-mali na yan. Okay, kaya binigyan ko yung mga, ano dito, mga keywords. Pag nakita mo yung sa iba, wala yung sa Bible, huwag mong i-adapt, okay? So, huwag ka maging demanding, huwag mong i-review kang Satanas, hindi makikinig sa iyan. Okay, pataas-taas, paano-ano, physical.
And then, OA yan, di ba? In the name of Jesus, nakalimutan ko, okay? So, tama ba yung to pray in the name of Jesus? Tama ba yun? Of course, yung sinabi sa Bible eh. Ang gusto ko sabihin ditong mali dito is, nagiging OA na. Lahat na lang. I pray in the name of Jesus. Ay, ba yun, in the name of Jesus? Ano may sabihin ng in the name of Jesus? Kailangan maintindihan natin to. Pag sinabi mong in the name of, kunwari, ako, kunwari, nag-uusap tayo dito ng malalim na. Pag sinabi kong in the name of all goodness, ano yung sabihin nun? Ha? Ano yung sabihin nga isa pangalan nito? Kunwari, sa, kunwari, yung, kunwari, dumating tayo sa point na, yun nga, si Duterte, gusto na tayong sakupin ng China. Kunwari, ganun. Pag sinabi kong in the name of freedom or in the name of sovereignty, stop this madness. Kaya sabi ko, ay sabihin nun, pag sa pangalan ng freedom, ay sabihin sa alang-alang. Diba, madal sinasabi rin yung for Christ's sake. Pag mali ang sabihin mo nun, gagawin natin to para kay Kristo. Kasi pag hindi natin ito ginawa, kawawa naman siya. Mali, di ba? Pag sinabi nung for Christ's sake, dahil si Kristo ay Panginoon, dahil siya ay Kristo, ay kaya namang gawin yan. Pag sinabing for Christ's sake, ibig sabihin na sinasaalang-alang natin ang Panginoong Jesus, di ba? So, ganun din dito, in the name of Jesus, ano yung sabihin nun? Ibig sabihin, kahit anong hiniling mo sa pangalan ng Panginoon, una, hindi ka rin OA. Kasi hindi siya OA. Okay? And dapat lagi nasa katotohanan ka according to His Word. Kasi in the name of Jesus, tapos sinasalungat mo yung alooban niya, for example, o yung katuruan ni Jesus, ay sabi mo sa pangalan ni Jesus. Yun ang sinasabi nung considering and, ano sinabi mo anong term? For His sake or na considering Him. Yun ang ibig sabihin nun, ha? Hindi yung lahat na lang for the name of Jesus, in the name of Jesus, hindi naman. Yun lang gusto kong sabihin pala dun, okay? So, dyan tayo nagtagal kasi nga, yun yung mga dapat ma-address natin. So, ito na lang yung mga isa pang bagay. Sabi sa 10, sabi, many sorrows shall be to the wicked, but he that trusted in the Lord, mercy shall come, pass him about. Nakita nyo ba yung pag nag-pray ka, nagtitiwala ka ba sa Diyos? Tumuha ka namang ewan kung di ka nagtitiwala sa Diyos. Kaya ngayon, pag nag-pray ka, nagtitiwala ka sa Diyos. At pag nagtiwala ka sa Diyos, sabi dyan, ikaw ay kaawaan niya. Amen tayo, marami sa atin kailangan ng awa eh. Lahat tayo. Doon naligtas tayo, salamat sa Panginoon. Inawaan na tayo ng Panginoon. Amen. Pero sa ibang bagay, kailangan tayong kaawaan ng Diyos pa rin eh. Paulit-ulit na kasalanan. Diba? Or katamaran, or kung hindi man, ay yung kakulangan ng ginagawa na dapat itong gawin mo. Kulang ka. Diba? So yun yung sa negative. Yung parang kompleto na, diba? Yun tayo sa positive ngayon, 10 minutes. So, positive points on prayer number one. Ito yung maganda. Praying, acknowledging our sin, and repenting. Okay, yung tamang repentance. Okay, yung tamang repentance is yung, ito yung mali. Nag-repent ka dyan, punta ka sa tama. Sa kaligtasan, believe. Okay? Repent sa unbelief, believe ka sa tama. So, pero sa ibang bagay din, kailangan mag-repent. Diba, acknowledge yung kasalanan mo in prayer. Kaya sabi dyan sa 1, 2, and 5, sabi dyan, blessed is he whose transgression is given, whose sin is covered, blessed the man unto whom the Lord imputed not iniquity, in whose spirit there is no guile. Sabi sa 5, I acknowledge my sin. Diba? Yan ang ginagawa dapat natin every prayer. Kaya nga nag-pray, kailangan mo ng tulong ng Diyos. May mali ka na namang ginawa. Hindi tayo katulad ng iba na magyayabang na wala na silang kasalanan. Yung mga ganun, maniwala ka sa hindi. Dahil kaloko ngayon eh. So, kaya lang yung ginagawa ng Lord, nagkasala na naman ako. Yun yung maganda na pag mananalangin ka na naman, maaalala mo na yung mga kasalanan mo, at least mag-confess ka na. Pero gusto kong point dito, kaya confess your transgression to the Lord, and thou forgivest the iniquity of my sin. Nakita niyo yun? So, sa panalangin, alam natin sa kaligtasan, ganun. Yung iba, nire-ridicule yan. Maniwala kayo sa hindi. Yung may nakikita ang article na ganyan, especially mga Calvinists. Ayun pa, pray ka pa. Hindi prayer na magliligtas sa'yo. Ano sabi? Yung mga ganon. Pero nakita dito na naman, at alam natin sa Romans 10, na lagi natin binabanggit, di ba? Paano ka tatawag sa Diyos?
Huwag ka magkasala. Yun ang pagtawag sa Diyos. Naku, hindi. Panalangin yun. Okay? Kaya, positive yan sa panalangin. Huwag kayo never kayo maging negative sa panalangin. Sa panalangin, ang dami na accomplish pag tama yung panalangin mo. Pag proper. Kaya dyan, sabi sa Romans 4:7-8, sabi doon, ito yung sinabi dito. Kinote dito, sabi sa Romans naman, blessed are they whose iniquity are forgiven and whose sin are covered. Blessed is the man to whom the Lord will not impute sin. Pareho lang. Okay? So, paano niya hindi impute sa atin yung kasalanan natin? Eh, pag naligtas ka, ang dapat sa'yo, impyerno, hindi yun ang pinataw sa'yo. Dahil nalangin ka, tama, naligtas ka, no? Tumanggap ka sa Panginoon. Amen? So, very positive ang prayer. At hindi ito dapat mawala sa atin. Okay, and then next is, second to the last, nabanggit ko na rin kanina, yung kabaligtaran nung, yung kabaligtaran nung kanina, sa 8, yung kabaligtaran ng maling panalangin, syempre yung tama, sabi dyan, I will instruct thee, di ba? So, point ko lang dito, prayer, or praying invites the Lord to direct instructions. Okay, direct instruction. Habang nag-pray ka, ini-instruct ka na niya. Kasi iniisip mo, ano ba ang gusto ng Diyos? Di ba? Kahit sa punto, kunwari, may importanteng tao, hindi kakausapin niya kundi tama yung paglapit mo sa, alam niyo ba yun? Wala kang appointment, anong pakay mo dito. Dapat ganun tayo sa Diyos. Doon minsan, okay lang sa Diyos yun. Kasi nga, anak tayo na alam niya. Minsan, di natin alam niya sabi natin, di ba? Yun ang maganda sa Diyos. Pero, habang nagmamature ka, dapat mag-start ka palang manalangin, alam mo na yung kalooban niya, nagbasa ka na, nag-aral ka na, nakinig ka na ng preaching. Alam mo na yung dapat mong gawin. Kaya ngayon, doon ka na yung stock ng Diyos. Nabanggitan natin kanina yan. And lastly, ito yung gusto kong point talaga. Sabi sa 6, yung pinaka-main dito, for this, everyone that is godly pray. Okay, hindi sinabing everyone pray. Kasi nyo ba yun? Mayroong ano dun eh, may qualifier doon. Kung godly ka, ano dapat mong ginagawa? Dapat mag-pray ka. Kasi kung maka-Diyos ka, hindi ka basta lang, hinahayaan mo ang Diyos na hindi mo kinausap. Parang nanay mo, hindi ka nagpaalam. Diba? Kinuha mo yung laman ng rep, gagamitin pala sa ano yun. Kinuha mo na. Hinain mo na. Kasi gutom ka lang, hindi ka nagpaalam. So kayong mga godly, okay sana, ganun tayo lahat, no? Consider mo yung sarili mong mga Diyos at maging mga Diyos ka kung hindi. So tayo ay manalangin. Magandang ano yan. Kaya tayo talaga, everyone that is godly, pray. You pray. Kasi sabi sa last verse natin, ang ganda nito, yo. Be glad in the Lord and rejoice. You righteous naman. Kanina, godly, ngayon righteous. Diba? And shout for joy all ye that are upright in heart. So, patong-patong na. Yung mga righteous, yung godly, yung upright in heart. Anong dapat natin ginagawa? Anong dapat natin ginagawa? Para tayo yung matuwa, magkaroon ng buhay, liveliness, kasi naka-align tayo sa Diyos. Ini-instruct niya tayo, pinoprotektahan niya tayo, hindi tayo takot sa virus, di ba? Kasi, nag-pray ka ng panalang, valid naman yung panalang, Lord, kung totoo, virus na to, kahit saan daw tumatawid, andyan lang, oh. Eh, nag-grocery tayo, nakamas naman tayo, tumatawid sa kamay mo, sa pera, isang pintuan ng ano. Kung totoo yun, at ang Diyos ay hindi tayo puprotektahan, lahat na tayo nahawa. Eh, hindi naman kami lumalabas eh. Si tatay lang yung nag-grocery. Hindi ganun din. Pag nahawa si tatay, nag-grocery, hawa lahat. Ay, hindi kami nag-grocery. Bumili kami sa naglalako eh. Kung totoo yun, takot ka sa virus kasi hindi ka nag-pray, patay ka na, di ba? Eh, iba ganun eh, takot na takot yung iba, naglagay pa ng plastic na kayo. Ito iba, talaga naka-helmet na ganun. Okay, pag uwi mo, paano? Hindi nga. So lahat yun, mahuhubarin mo muna, tapos saka mag-spray, tapos parang isang mga pelikula, di ba? Tawang-tawa ako sa Facebook, sabi. So, pagpasok niya dyan, no, talagang pinira siya naman tawag dyan.
yung spray, ano? May yung sa tubig, yung ano, gun. Yung ano, yung may pressure gun. Pressure wash. Ganun talaga dapat ang gawin mo kung totoo yung virus, hindi tayo protekta ng Diyos. Yun ang gano'n mong gawin. Kung totoo yung sinasabi nila. Pero ngayon, kung totoo naman ng Diyos na kaya kanyang protekta kahit saan, kahit magsalwini ka sa ano, wala yun eh. Kasi pag ang Diyos na nagprotekta sa'yo, doon ka panalo, amen? Amen. Kaya doon ka maging upright, maging godly ka, sa Diyos ka lumapit. Kaya hindi ka takot kung takot sa kung saan. Ay, takot ako ng ano, takot ako ng ganyan, takot ako ng ganyan. Mag-pray ka, amen? Amen. Mapapabuti ka. Kaya ang pinakadunong dito, pray properly, okay? Kanina, binanggit natin yung mga kalokohan, di ba? So, pray properly and reap its rewards. Anong reward niyan? Ang Diyos ay matutuwa sa'yo, malamang sa hindi. Nako, blessing yan, amen? Yes. Spiritual and yung iba pa. Susunod na yan eh. Pray pa kayo, maraming salamat sa inyong napakagandang chapter, Lord, na kinuha namin yung aspect sa prayer dito, but sakto pa rin po, Panginoon, nakikita namin dito na huwag kami nag-pray, kami may confidence, Panginoon, dahil kayo matuwid, in-instruct niyo, Lord, kami sa proper way na parang makikidil sa tao, sa aming tabao, Lord, sa aming pag-aaral, saan man yan, masaya kami, hindi kami parang tuyong natutuyot. Dahil kami po yan nanalangin, ganun din po, Lord, may buhay kami, hindi kami manghihina. Dahil kayo po nagpapalakas, pinag-pray namin at bibigyan niyo to according to your will. So we pray na kayo po ay lahat sa aming buhay, Lord, as we continue for this, yung aming church din po, Lord, and even personal life namin. Ang panalangin ay ma-encourage nyo kami dapat lagi. Hindi ito maritigil, hindi ito bukang bibig lang. Hindi ito obligasyon lang, kundi excited kami dito dahil ito po'y directly maraming effects sa aming personal growth and sa aming buhay, ang aming attitude towards you, and therefore yung attitude towards us. If we are pleasing to you, Lord, maayos ang inyong, aming pakikusap sa inyo, hindi kami nagbi-demand, hindi kami parang hindi na alam ginagawa namin sa panalangin. So we pray na gagabay niyo po kami, Lord, sa panahon, itong mga bata na hindi na alam papanalangin namin. Gabayin niyo po ba kami matulungan para kami po naman ay maging alugod-lugod sa inyo, Lord. Patawarin, Lord, sa mga pagkukulang. Hindi kami mang lamig, hindi kami mang masanay, Lord, sa kalokohan, Lord, ng sanlibutan about this topic, Lord. So we pray na kayo po lagi magagabay. Salamat po, Lord, sa pagpala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay.